stresyon, no? Para sa sarili nila, ha? Tinulong. Yung sahod na, tinulong. Si Boss Ipilim, sariling pira niya ang tinulong. So, Day, be true to your country, work hard for the people. Shout out ako kay Erlin Pasco. Shout out Madam Bosley Lipad Agila Lipad. We support Bosley TV always. Sana'y okay ka ngayon. Stay safe. God bless. Raymond Katigay. Shout out Murochan Solid Supporters. Lizard Dario. Shout out po. Rosa Buzania. Good job Bosley FLM supporter. Always watching your vlog. I salute you. Shout out Lipad Agila. Miralyn H. Agustin. Hello di Bosley. Shout out. Miss to see you ag mabuhay. Keep safe lagi. Ludi, solid supporting, watching from Singapore. Mia Jamilon. Miga shout out po Bosley. Gatchalian nyan pisti. Walang kwentang senador. Milba Ackerman Baldis. I love this picture. Shout out angga. Dolores Balingit pa shout out Bosley. Japanese collector. Shout out po Ma'am Bosley. Ayon. Ang magiging topic natin ngayon tungkol kay Senator Sherwin Gatchalian, no? Yung kubag-kumag na itong senator. Pero bago sa lahat, no, kumustahin natin ang lahat ng mga OFW kung saan sulok man kayo ngayon noon. Sana'y malayo tayo lahat sa COVID. Sa Luzon, Visayas at sa Mindanao, mga kabataan na patuloy nagsuporta sa ating channel, lalo na mga senior citizen, no? Kumusta na kayong lahat dyan, no? At saka, ang mga katrupa natin dyan sa Sabah, Malaysia, sa Sitangkay, hello sa lahat, namimiss ko na kayong lahat. Ang mga bagong pasok sa channel ko, magpakilala muna ako sa inyo. Ako pala si Angga, kilala sa pangalang Bosley. Bisayang dako at marami tayong mga bulol-bulol dito, no? At sa mga talagang walang sawang nagpaiwan at matagal na dito sa ating channel, ang mga sulit kong mga katrupa, maraming salamat sa suporta nyo sa channel natin, no? Ang magiging topic natin ngayon, no? At tungkol ito sa ni Sherwin Gatchalian. Balikan lang natin yung tweet niya noong nakaraan. Basahin nyo. Yan. So, kita nyo yan, may kulay blue, no? Pag may kulay blue sa gilid, ibig sabihin na official na Twitter talaga yan. Hindi fake news yan. Kasi, chick na blue, ibig sabihin, kay Sherwin Gatchalian na tweet na yan. Yung nakulong si FLM, no? Nung araw na yun, nung dinala na siya sa NBI. Ito ang sabi. Sherwin Gatchalian, no? Walang hiya tong talagang senator na to, no? Walang hiya talaga yan. Manluloko at sinungaling. Dapat ikulong na yan at huwag pakawalan. Maraming nanaloko yan. Yun ang sabi niya, no? Kay Francis Liu Marcos. Alam naman natin ito si Sherwin, no? Marami itong followers dyan sa Twitter. At ang Twitter, isa din yan sa mga kuta ng mga dilawan. At yan, nagkalat si Sherwin dito ng fake news. Ang sabi niya, marami daw na loko si Pilim, no? Dapat ikulong at huwag pakawalan. Ikaw kaya ang ikulong namin, no? Ha? Ikaw kaya yung ikulong namin, kaya alam namin ang mga ginagawa niyo noon pa, no? Ng mga magulang mo at hanggang ngayon, no? 'Di ba? Ito si Sherwin, mga sulit kong mga tropa, FLM, community worldwide. Huwag nating ibalik ito sa Senado. No? Kung sakaling sa 2022, dahil alam mo ba ito, mga tao itong hindi karapat-dapat, dahil ang alam nito panglalait, no? At pang-apumresyo sa bansa natin, hindi talaga to nakatulong mga to. Bakit mo ginagago si Boss Ipilim? Bakit ka nagsalita ng ganan? Ano bang kasalanan ng tao sa'yo? Dapat ayaan nyo ang husgado, ang manghusga. Ay ikaw bilang isang senator, ha? Ikaw ay nangunguna dahil sa kapangyarihan mo, ginamit mo sa walang kalanghiyaan,
No? Ah, kaya binalik itong post niya ito. Dahil yung tweet niya to binalik ko para malaalan nyo, malapit na ho ang 2022. Baka magkamali tayo nitong tao na to at maibalik natin sa pwesto na to. Na wala talaga, tama talaga itong nagawa, ha? Na sa sarilang, sa sariling bolsa, wala. Kung may nagawa man siya sa lugar nila, sa Valenzuela, pira ng taong bayan din yun. Diba? Upfront lang yun na kunwari may mga nagawa para sa political career. Tapusin na natin ito. Dahil itong tao na to, akampi din to sa mga oligago. Tuta ng mga oligago to. Diba? Pinagtanggol niya ang pagsasara ng ABS-CBN. Dahil ang ABS-CBN, alam na natin na hindi nagbabayad ang tax yan. Ah? Madaming utang sa gobyerno. Kasi wala tong pakialam sa gobyerno. Wala tong pakialam sa taong bayan. Malugmok lang sa kahirapan ang taong bayan. Basta isa ay maging mayaman at mayaman ang mayaman sila. Yung mga matagal na dyan sa politiko, sa Senado, na wala namang nagawa sa bayan, palitan na natin yan. Diba? At to si Boss FLM, no? Ah, ano bang kasalanan niya? Ah? Ah? Sherwin? Ah? Nagawa mo ba ang nagawa ni Boss FLM? Yung sariling pira niya inubos para sa taong bayan, ikaw. Ha? Hindi mo kaya nagawa yan. Wala kang nagawa sa bansa na to. Ha? Kundi namimira nang namimira ka lang. Nagpabayad ka sa mga oligago. No? Ah? Alam namin, no? Ah, itong dilawa na to, hindi lang ito ang gaging kalaban ni Boss FLM ngayon. Family Rualdos at mga dilawan, no? Dalawang grupo. Kaya kawawa ito si Boss FLM natin. Dahil pinahirapan nila sa mga walang kwenta nitong mga tao na to, tulad itong senator na to. Dapat talaga, huwag natin kalimutan, no? Huwag na natin isulat sa balutan na to. Dahil pag makabalik ito, kawawa ang mga generation natin. Pahirapan nito kasi mga tuta nito, mga oligago, no? Magpasalamat lang tayo, may mga Duterte, no? Sumugpo sa mga oligago na to. Dahil sa mga tuta ng mga oligago na to. At sa mga oligago, no? Mga oligarch dito sa bansa, naghahari. Kaya ang mga mahirap, lalong naghirap. Yun ang totoo. Ang mayaman, lalong mayaman. Dahil ang bansa natin, hawak ng mga oligago nung wala pa ang ating mahal na presidente. 35 years tayong niluloko nila ng mga dilawan na to. 35 years sinira nila ang bansa natin. Ngayon, unti-unti nang pinanday ng ating mahal na presidente. Ilang taon lang si mahal na Duterte. Pero anong nangyayari? Maganda ang kalabasan sa bansa natin. Maraming build na natatapos. Subway, no? Natatapos, no? Manila Bay, gumaganda, no? May mga bagong airport. Maraming project, may mga bagong train. May mga bagong aircraft. Ang daming mga nagagawa ng ating mahal na presidente. Ganon din ang ating pandemic hero, lumabas sa gitna ng pandemic na migay, no? Yun yung mga taong dapat iluklok natin. Hindi itong Sherwin na to, walang ginawa, panglait sa mga again sa gobyerno, panglait sa mga administratorong Duterte, panglalait kay Boss FLM. Hindi na madadahig dapat ang masama sa 2022 dahil ang kawawa ang mga generation natin. Dahil sila ang magdusa sa mga maling desisyon natin. Kaya gumising na tayo, mga lahat ng mga OFW, no? Worldwide, no? Ah? Sa mga FLM community, ang Duterte community, ganun mga sulit ka mga katrupa. Alam natin kung gaano kahirap, no? Talaga mga sulit po mga katrupa. Alam natin, kahirap mag-desisyon ng panahon ng 2022, no? Pero siguraduhin yung mga sulit ko mga tropa na huwag tayong magkamaling bumuto, no? Dahil kawawa ang mga generation natin dito. Gayun po mga sulit ko katropa. So itong Sherwin ito, ulitin ko ang sinasabi niya kay Francis Leo Marcos, no? Walang hiya talaga yan. Manluloko at sinungaling. Dapat ikulong na yan at huwag pakawalan. Marami nang naluko yan. Di ba? Marami na talagang naluko daw. Si Boss FLM. Walang hiya itong Ibig sabihin, isa din siya nagpakulong ni Boss FLM. Wala nang iba. Isa ang mga dilawan nagpakulong kay Boss FLM. Hindi lang Rualdes, kundi mga dilawan din ang nagpakulong nito.
dalawang grupo ang naging kalaban ni Boss FLM, no? Ang maganda nito si Boss FLM kung saan, ha? Partner siya Sara FLM sa 2022 o FLM Sara sa 2022. Yan ang magandang tanding, ha? Para mapaayos talagang bansa natin. Dahil puro sila mapakamasa. Dahil puro sila maganda yung mga takbo ng bansa natin pag sila. Siguradong walang kurakot, na walang bulsa. Ha? Then mga Duterte administration, no? Para sa sarili nila, ha? Tinulong. Yung sahod na, tinulong. Si Boss FLM, sariling pira niya ang tinulong. Bakit tayo mag... dyan sa mga politikang matagal na nakaupo, pero wala namang nagawa sa bansa, no? Kaya tandaan natin palagi, ha? Hindi dapat tayo makukuha sa matatamis na salita. Gawa muna bago salita. Ito ang pinagawa, ito yung titingnan natin. Gawa muna balik bago salita. Kasi karamihan sa atin naniwala sa mga salitang salita ng mga pasatamis ng mga politiko. Pag nanalo naman, wala na. Wala nang silbi yun. Salita-salita lang yan, mga sulit ko mga katropa. Kaya tandaan natin palagi, huwag tayong magkakamili. Itong sherwin na to, ibasura na natin to sa 2022. Dahil pag ito makaupo ulit, kawawa ang ating mahal na FM. Kawawa ang mga taong mahirap. Kawawa ang mga taong hopeless. Apak-apakan nila, sirain lang nila. Kasi nga ang tumulong sa mga hopeless na si Boss FLM. Ganun na nga ang sabi niya. Yun na si Boss FLM. Ang pag-asa ng mga taong hopeless, yun mga sulit kong mga tropa. Medyo mahaba na itong vlog ng mga sulit kong mga tropa. No? Ang 10% ko binigay sa Panginoon, lahat na yung kapo, subukan yung magbigay ng 10%. Kung saan church kay Bulong. Kung di nyo kaya sa 10%, kahit magkaano na lang, no? Ang importante yung relation nyo sa Panginoon. Kung anong blessing nyo natatanggap ngayon, yun din ang bigay nyo sa church. Kasi kung kuripot kayo sa church, kung saan kay Bulong, kuripot din si God na may bigay sa'yo. Sinabi ko lang yun kasi yun po yung mga sikreto ko. Please subscribe, like at pindutin yung notification bell yung along all para manotify yung bagong upload. Mahal ko kayo, mahal ko ng Pilipinas. Bye-bye!